Dalawa ang anak ni David. Puro maliliit pa lamang. Kaya naman todo ang kanyang pagsikap. Para lang pakainit at maibigay ang iba pang pangangailangan ng mga ito. Mabuti na lamang ay nandiyan ang misis na si Amelia na siyang nagbabantay sa mga anak kapag wala siya sa kanilang kubo. Ang munting tirahan nila ay matatagpuan sa maliit na pamayanan. Kaya naman ang kadalasan na hanap buhay ng mga tao roon, kabilang na itong si David, ay ang pamimingwit ng mga isda sa ilog. Sapat naman ang kinikita niya sa pangingisda. Kaya nga lang, sa tuwing minamalas na nagkakasakit ang isa sa kanilang mga anak, ay wala silang makaing mag-asawa. Sapagkat napupunta lamang sa mga gamot at konting pagkain para sa kanilang mga anak ang pera. Gaya na lamang ng gabing iyon. At habang naglalaga ng kamote si David, ay kinausap siya ni Amelia. Ito ang mahirap pa eh. Kapag nagkakasakit yung isa sa mga anak natin, yung dapat na medyo masarap-sarap na pagkain ay panglalaman natin sa ating sikmura, ay napupunta lang sa gamot. Kaya heto, kamote na lang muna ang pagkain natin. At mabuti na lang, ay nabilhan mo sila ng buns, kaya may makakain pa sila kahit papaano. Napabuntong hininga na lamang si David. Ayaw mo ba yun, ma? Hindi naman pala malala ang karamdaman ni Mika. Lagnat lang naman pala. Huwag ka nang mag-alala. Bukas ay manghuli pa ako ng mas marami pang isda. Para naman yung nasa hapag natin ay masarap na. Kaya ngayon, ay magtiis muna tayo at maghigpit ng pantalon. Mabuti pa nga ay may nakakain pa tayo eh. Yung iba nga ay walang makain. Pagkasabi niyang iyon, ay napatahimik na lamang ito at lumapit sa bintana para tingnan ang bundok sa malayo. Ganito palagi ang ginagawa ni Amelia kapag problemado siya sa buhay. Alam naman ni David na yung napangasawa niya ay may kayang pamilya. Kung tutuusin nga, ay ayaw sa kanya ng mga magulang nito. Subalit dahil mas pinili ni Amelia ang kanyang puso, ay kinasuklaman na silang pareho. Kahit mangutang si Amelia sa mga magulang, ay tinatabla siya ng mga ito. Pagbibigyan naman siya ngunit merong kondisyon. Kailangan raw munang makipaghiwalay ng babae sa kanya bago ito tulungan. At hindi nalingit kay David na hindi gaanong sanay sa hirap ang napangasawa niya. Kaya panay ang reklamo nito kapag ganoon palagi ang kanilang kinakain. Pero ganoon paman, ay tiwala naman siya na hindi siya nito iiwanan. Pagkatapos niyang makapaglaga ng kamote, ay kumuha na siya ng ilang peraso at hinayaan niya na lamang na nakatiwangwang ang kaldero. Umaasa siya, nakakain rin mamaya ang kanyang asawa. Samantalang yung panganay nilang anak na si Catherine ay kumuha na rin ng kamote upang lantakin. Tila hindi ito nabusog sa buns na kinain kanina. At sa edad nitong 8 taon, ay hindi pa ito nakakatungtong ng kinder o kahit grade 1 man lamang dahil sa hirap nga ng kanilang buhay. Medyo malayo kasi sila sa kabiasnan sapagkat sa kabayanan pa matatagpuan ang paaralan. Matapos kumain, ay nagtungo na sa kanilang pinakakwarto si David. Subalit palihim niyang pinagmamasda ng kanyang asawa habang nakasilip sa siwang ng kortina. Dinadalangin niya na sana ay kumain ito. Maya-maya pa, ay nakangiti na lang siya ng masilaya na kumuha na ito ng pagkain. Masaya siya ng sandaling iyon dahil sa wakas ay kumakain na ito. Kailangan talaga nitong kumain dahil nagagatas pa ang bunso nilang anak na si Mika. Kailangan pa naman ang sustansya ng ina para tuluyan na itong gumaling sa lagnat na pinagdaraanan. Nahiga na si David sa banig at hindi na pinaalalahanan pa si Amelia na uminom ng maraming tubig. Dahil alam niyang gagawin naman ito iyon. Kalaunan, matapos ring kumain ni Amelia, ay nagtungo na ito sa crib ni Mika para padedehin ng bata. Samantalang si David naman ay diretsong natulog na para may lakas siya sa susunod na araw. Kinabukasan, ay muli nga siyang nangisda. Agad siyang nagtungo sa ilog para naman mamingwit ng mga tilapia. Labis siyang nagpapasalamat sa kalikasan, lalo na sa Panginoon. Sapagkat kung wala ito, hindi niya alam kung saan sila pupulutin. Sumapit ang tanghali na puno niya ang kanyang balde. Kaya naman nagtungo na siya sa tilapapa upang ipagbili ito sa kanyang suki. Kumita siya ng malaki-laki ng araw na iyon.
dahil malaki rin ang manghuli niya. At dahil dito, ay pinangbili niya ito ng 4 kilong bigas at 1 kilong baboy na magiging ulam nila. Habang naglalakad na siya pauwi sa kanila, ay natanaw niya sa labas ng bahay si Amelia. Nakangiti ito habang karga-karga si Mika. Samantalang si Catherine naman ay nakikipaglaro sa kaidara nito na kanilang kapitbahay. Oma, nakangiti ka. Anong balita? Masayang tanong ni David nang makalapit na siya sa asawa. Good news pa. Magaling na si Mika. Wala na siyang lagnat. Hipuin mo sa leeg. Wala na talaga. Dahil sa nalaman niya rito, inilapag niya muna ang mga ipinamili sa Silya. At pagkatapos ay hinawakan niya nga ang leeg ng bata. Tila natanggal ang lahat ng pagod niya nang maramdaman na wala nang ang lagnat ang bunsong anak. Tuwang-tuwa siya habang nagsasabi, oo nga no, wala na siyang lagnat dahil napakagaling mag-alaga ng nanay. Grabe kasi, habang nangingisda ako kanina, hindi nawawala sa isipan ko ang pag-aalala kay bunso. Aba ganun ba pa? Pero mukhang marami kang ipinamili ha. Ano ba ang mga yan? Tanong nito sa kanya habang nakatingin sa mga supot. Ayan ba? 4 kilong bigas, saka 1 kilong baboy na magiging ulam pa rin natin hanggang sa mamayang gabi. Tugon niya rito. Kaya naman ang malaman ito na masarap ang ulam nila, ay umaliwalas at sumigla ang anyo ng kanyang asawa. Sige pa, ako na ang magluluto. Mukhang taob yung kaldero natin mamaya nito ha. Tumataw ang pahayag ng babae. Kaya naman hinalikan niya na lamang ang kanyang asawa. Pagkatapos niyon, ay pinapasok na nila si Catherine dahil mainit na sa labasan. Maya-maya pa, habang nagluluto ng tanghalian si Amelia, ay nilapitan nito ni David at masuyong niyakap. Opa, nagulat naman ako roon. Bakit bigla ka nalang napayakap? Tanong nito. Masaya lang ako ma, dahil sa kabila ng pagiging mahirap natin, ay hindi mo ako iniiwanan. Tandang-tanda ko pa kasi yung kwento mo noon sa akin. Nang minsan humingi ka ng tulong sa mama at papa mo, tutulungan ka raw nila at ibibigay ang mga luho mo sa oras na iwanan mo ko. Dito ko napatunayan na tunay nga ang unconditional love. Ipinaparamdam mo kasi sa akin yun, mahal. Seryosong tugon niya rito. Natigilan naman ito dahil sa kanyang sinabi. At kalaunan ay binitawan muna nito ang sandok sa kaumarap sa kanya. Hinding-hindi kita iiwanan, mahal. Tumutupad lang ako sa sumpaan natin sa Panginoon. O at inaamin ko na gusto kong magkaroon ng mga material na bagay. Hindi na ako magpapaka-impokrito dito. Dahil lahat naman ng tao ay hinahangad iyon. Pero mas importante kasi sa akin, mahal. Asawa kita at ama ka ng mga anak ko. Ayaw kong lumaki sila ng broken family. Taimtim na tugon ito sa kanya. Naantig naman ang puso niya. Kaya't agad niya itong niyakap habang hinahagod-agod ang likod. Alam mo mahal, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na nagkaroon ako ng asawa na gaya mo. Ipinadala ka niya sa akin dahil alam niyang ikaw lang ang taong makakaintindi sa pagiging mahirap ko. Maluha-luha niyang sambit dito. Nasilayan niya namang nangingilid na rin ang mga luha ni Amelia habang nakatitig ito sa kanya. At marahil sa takot na mauwi yon sa iyakan, ay tumawa ang babae habang nagsasabing, tama na nga ang dramahan na ito. Ipagpapatuloy ko na ang pagluluto at baka masunog na. Minsan na nga lang tayong makakakain ng masarap ay masusunog pa. Natatawang sambit ng babae. Habang natawa na rin si David. Nagtataka nga ako eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng marami-raming huli. Siguro ay naawa sa atin ang Panginoon dahil madalas lang nakamote ang kinakain natin. Kahit idalangin mo na bukas ay sana ay marami pa rin akong huli ha. Para naman masarap ulit ang kakainin natin. O naman mahal, ipagdadasal ko iyon. Tugon ni Amelia sa kanyang asawa. Pagkatapos makapagluto ng kanyang asawa, ay nagsalo-salo na silang mag-anak. Natutuwa namang sinaway ni David si Catherine na magdahan-dahan sa pagkain sapagkat baka mabulunan ito. Napakasarap po kasing magluto ni Mama pa eh. Ngumunguyang saad ni Catherine. Kahit napangiti si Amelia, at ganoon rin si David. Hayaan mo anak, kapag nakarami ulit ng huli si Papa, ay masarap ulit ang pagkain natin bukas, sambit niya, habang inahagod ang buhok nito. At kalaunan nga, ay nagpatuloy na siya sa pagkain. Sa sumunod na araw, ay nakarami ulit ng huli si David.
Ngunit konti ito kumpara kahapon, kaya't pangkaraniwang ulam lamang ang kanyang binili. Alam niya naman kasing hindi mag-iinarte ang kanyang asawa, lalo't ang gusto lamang nito ay ang matinong pagkain. At sa pagsapit ng hapon, hindi niya inaasahan na bibisita ang mga magulang ni Amelia sa kanila. Dumating ang mga ito na sakay ng isang kotse. Nagtataka nga siya kung bakit sumadya ang mga ito sa kauna-unahang pagkakataon at first time ring makita ang kanilang mga anak. Ganun pa man, ay maayos naman nilang pinatuloy ang dalawa. Ano ba naman itong bahay niyo, Amelia? Napakaliit at parang kulungan ng baboy. Mabuti't hindi nagkakasakit ang mga apo ko sa ganitong klaseng tirahan. Pintas ni Mang Adolfo nang makapasok na ang mga ito. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Matabang pa rin pala ang pakikitungo nito sa kanila. Subalit sa kabila nito, inutusan ni Amelia si Catherine na magmano sa lolo't lola niya. Bagay na ginawa naman ng bata. Kaya naman natuwa ang dalawang mag-asawang matanda. Siya nga pala, Amelia. Nasaan yung ispa naming apo? Hindi ba't sabi mo noon ay dalawa sila? Tanong ni Aling Imelda. Nasa kwarto po, ma. Nakahiga sa crib. Sandali lang po ha. Kukunin ko po siya. Tugon naman ni Amelia. Sabay pasok sa kanilang kwarto. Huwag mo nang sabihing kwarto yan. Isang napakaliit na espasyo lang yan na tinabingan nyo ng kortina. Biglang sambit ng matandang babae. Saglit lang na naging masungit ito. Dahil nang makita nito ang baby, ay napangiti ito habang nagsasabing, "Oh my God! Napakakit naman ng apo kong yan. Mabuti na lang at hindi nagmaan sa ama. Kung hindi sa ina lang." Oo nga eh. Halatang artistahin, mistisang mistisa, mabuti na lang talaga kahit pangit at mahirap ang ama, ay nananalaytay pa rin sa dugo ng mga anak ni Amelia ang pagiging maganda, sambit naman ni Mang Adolfo. Kaya naman para hindi tuluyang mapikon at masagot ng wala sa oras ang mga ito, ay nag-walk out na lamang si David. Subalit hindi siya nagpakalayo-layo. Nasa labas lamang siya ng kubo at palihim na pinapakinggan ang pinag-uusapan nila. Mabuti na lang ay biniyayaan siya ng magkaroon ng malakas na pandinig at kahit malayo ay naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Ayon sa ama ni Amelia ay meron itong inarereto sa anak na isang binata at mayamang artista. Ipinakita raw ng dalawang matanda ang kanyang larawan. Alam rin raw ng artista na may anak siya pero ang hindi alam nito na may asawa pa itong pinakikisamahan. Kaya't ang payo pa at paghihikayat ng matandang lalaki kay Amelia ay hiwalayan na raw si David. At doon raw sa lalaking iyon ay mabubuhay raw sila ng maganda. At higit sa lahat ay maaambunan pa raw ang dalawang matanda ng grasya at nang sa gayon ay mas lumaki pa raw ang pinatatakbo nilang negosyo. Nanlaki naman ang mga mata ni David sa kanyang narinig. Sapagkat yung narereto ng dalawang ito ay idol na idol ng kanyang asawa. Madalas itong napapanood ni Amelia noong meron pa silang telebisyon. Kiyat naman niya sa boses ng misis ang talaga namang pagkamangha nang malaman nito na kilala pala ng mga magulang niya ang sikat na artistang iyon. At upang maniwala si Amelia, narinig ni Damit sa ina nito na magpapakita raw ito ng ilang litrato ng nabanggit na artista na kung saan ay katabi nila ito. Kahit hindi nakikita ang asawa, alam niyang nanlaki ang mga mata nito, lalo pa siyang nasaktan nang marinig sa asawa na napakagwapo raw talaga nito. Sa dalawang taon niya raw na hindi ito napapanood, ay mas gumagandang lalaki raw ito habang nadadagdagan ang edad. Kaya't muling nagsalita si Mang Adolfo na dapat raw ay mag-isip-isip na si Amelia. Kalahating oras lang yata na bumisita ang dalawang matanda at pagkatapos ay umalis na rin ang mga ito. Noong umalis na ang sasakyan, saka na lamang pumasok si David at nang tanungin siya ng asawa kung saan siya nanggaling, ay nagsinungaling siya at sinabi niyang nakipag-usap muna sa mga kapitbahay. Dagdag pa niya upang makaiwas na rin kanina na sagutin ng mga magulang nito dahil napipikon na rin siya. Kaya naman nilambing na lamang siya ng kanyang misis sa pamamagitan ng paghihima sa kanyang pisngi. Hayaan mo na sina mama at papa. Mabigat lang talaga ang loob nila sa'yo at kahit nga sa akin eh. Kaya nila iyon nasabi, huwag mo nang dibdibin yun pa dahil ang totoo, gwapo ka para sa akin.
Siya nga pala. Natutuwa ako dahil hindi nila dinamay sa galit ang mga anak natin. Tuwang-tuwa sila nang makita ang mga ito. Sa halip naman na sagutin ito ni David, ay napatitig na lamang siya sa asawa at mabilis na tumalikod. Nang tanongin ito kung ano ang problema niya, ang kanyang naging tugon ay masakit ang ulo at gusto niya na munang magpahinga. Subalit ang totoo nito ay masama ang loob niya. Bukod kasi sa nilait na nga siya ng dalawang matanda, ay pinuri pa ni Amelia na gwapo ang artistang iyon. Nai-insecure siya ng sandaling iyon. Napakasakit sa kanya dahil pangit nga siya at amidado siya roon. Nangangamba siya na kung papaano ay tuluyan niyang masilaw sa karangyaan at kagwapuhan ng kanyang asawa. Tiyak na maiiwan siyang mag-isa at malungkot dahil siguradong isasama ni Amelia ang kanilang mga anak. Bigla na lamang tumulo ang luha sa kanyang mga mata at kinwestiyon ang sarili kung bakit pinanganak na nga siyang mahirap ay isinilang pangpangit ang kanyang pagmumukha. Doble tuloy ang kamalasan ng buhay niya dahil sa kawalan ng may pagmamalaki sa mga tao. Pero agad siyang napapunas ng kanyang luha nang maramdaman niyang may umakap sa kanya. Nakatagilid siya ng higa kaya't humarap siya at nasilayan niyang si Amelia pala ito. O bakit ka umiiyak pa? Dahil ba yon sa sinabi nila mama? Tanong pa nito habang pinupunasan ng maigi ang kanyang luha. Gusto man niyang sabihin na hindi iyon ang pinakadahilan sapagkat ang totoo'y patungkol ito sa narinig niya na pagpuri ng kanyang asawa sa artista ay hindi niya ito binanggit. Hindi ma, napuwing lang ang mga mata ko dahil sa alikabok, pagsisinungaling niya rito, kaya't natawa na lamang ang asawa. Napabuntong hininga naman siya dahil hindi niya nagustuhan ang pagtawa nito. Palibasa, hindi nito alam ang tunay na dahilan ng kanyang pagluha. At sa halip na magmukmok, ay nagpaalam na lamang siya na siya na lamang ang magluluto ng kanilang hapunan. Kaya naman napatango na lamang ang babae. Siya nga pala ma, napalitan mo na ba ng lampin si baby? Tanong niya pa rito bago magtungo sa lutuan. Eh ano pa ba? Siyempre oo. Dahil kung hindi, ay may reklamo sana akong narinig kina mama at papa ng kargahin nila kanina. Alam mo naman ang mga yun, likas na maarte. Tugon ito sa kanya. Kaya naman nagtungo na si David sa kusina para magluto ng ulam. Kinabukasan, pagka-uwi niya galing pangingisda, nahuli niya ang kanyang misis na may tinititigan na nakadevelop na litrato at nasilayan niyang nakangiti ito. Ngunit nang maramdaman itong naroroon siya, ay agad nitong itinago sa bulsa ang hawak na picture. Nagkunwari lamang siya na hindi niya iyon nakita. Kanina ka pa ba nandyan? Seryosong tanong nito sa kanya. Ngunit umiling siya habang nagsasabing, "Hindi, kakarating ko lang ngayon. Marami-rami akong nahuli kaya masarap ulit ang ulam natin. O eto yung buto-buto ng baka at yung mga timplahe sa kabigas. Magluto ka na para sa tanghalian natin." Kaya naman tahimik na kinuha na lamang ito ng babae. Para bang naramdaman ito na malamig ang pakikitungo niya. Hindi naman kasi tanga si David dahil yung nakita niyang picture kanina na tinititigan ng asawa ay litrato ito ng artista na nirereto ng mga magulang nito. Hindi niya akalain na ibinigay pala iyon ng matandang babae sa kanya. Masakit ito para sa kanya dahil nakikita na ng kanyang misis araw-araw ang artista sa pamamagitan ng larawang ito. Gusto man niyang magwala sa galit at sabihin dito na nakita niya iyon, ngunit mas pinili niyang itikom na lamang ang kanyang bibig. Nagtungo na lamang siya sa higaan para mahiga. Katabi niya si Catherine na naglalaro ng manika. Kaya naman wala sa loob na tinanong niya ang kanyang anak. Pabulong lamang iyon para hindi marinig ni Amelia. Anak, gusto mo bang mawalay kay papa at sumama na lang sa lolo at lola mo? At gusto mo rin bang magkahiwalay kami ng mama mo? Siyempre hindi papa. Love ko po kayo eh. Kaya ayoko pong mawala sa inyo. Dahil kayo po ang the best papa ko. Tugon ito sa kanya. Kaya naman ang ilid ang luha sa mga mata ni David dahil naantig ang damdamin niya sa sinabi nito. Sa murang edad ng bata, ay napapahalagan siya nito bilang ama kahit wala siyang kakayahan na pag-arali nito. Pasensya na anak ha, dahil mahirap lang ang papa mo. Hayaan mo anak, kapag nakaluwang-luwang na si papa, ay papaarali na kita. Mabuti nga anak ay marunong ka ng mag-English eh.
dahil tinuturuan kita sa konting nalalaman ko. Palagi mo lang tatandaan, anak ha, na mahal ki ni Papa. Tumatawa, ngunit seryosong sambit ni David. Nahinto sa paglalaro ng manika ang bata at tinitigan lang siya nito. Naramdaman marahil nito ang sinseridad ng kanyang mga sinasabi at hindi nagtagal ay binitawan muna nito ang hawak na manika at masuyo siya nitong niyakap. Kaya kahit papaano ay nawala ang hinanakit niya sa kanyang asawa at kahit hindi sabihin ng kanyang anak na mahal siya nito, nararamdaman niya naman iyon sa yakap nito. Subalit ganoon paman, hindi pa rin nawawala ang pangamba sa dibdib niya na kung paano ay bigla na lamang siyang iwanan ng kanyang asawa at tangayin ang kanyang mga anak sa paglisan nito. Nararamdaman niya kasi na hangad dito ang karangyaan at isa pa ay matagal na itong humahanga sa artistang iyon. Kahit noong mga panahong napapanood pa lamang nito ang artista sa telebisyon. Ngunit walang karapatan na pigilan ni David ang asawa kung magkakagusto man ito sa iba. Dahil bukod sa hindi niya hawak ang puso nito, kahit kasal sila ay ayaw niya itong ipaglaban. Ito ay dahil sa sariling pananaw niya na ang pag-ibig ay hindi pinipilit at bagkos ay kusa itong ibinibigay. Kumbaga huwag mo nang ipipilit ang iyong sarili kung may nagugustuhan ng iba ang iyong minamahal. Ito kasi ang paniniwala ni David ukol sa usaping pag-ibig. Makalipas ang ilang mga araw, nahuhuli lagi niya na nakatitig talaga ang asawa sa larawan ng artista at ang masaklap pa ay hinahalikan pa ito. Kaya naman patago na lamang siyang umiiyak sa tuwing nasasaksihan ng tagpong iyon. Nadudurog ang kanyang puso sa tuwing inaalala ang mga pangako nito sa kanya na tanging siya lamang ang iniibig at wala nang iba pa. Akala niya ay tanggap nito ang kanyang pagiging mahirap kaya siya nito pinakasalan at pinakikisamahan. Subalit dadaan lang pala ang ilang taon ay agad na itong magbabago. Hahanap-hanapin rin pala nito ang nakagisnang karangyaan. Magmula ng araw na iyon ay hindi na nag-uusap ang mag-asawa. Parang alam na nila si isa't isa na nagkakamalabuan na sila. Ang binabantay-bantayan na lamang ni David ay ang pag-alis ng kanyang asawa sapagkat baka dalhin ni Amelia ang kanilang mga anak hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon kung saan ay tatangahin ang kanyang mga anak sa paglisan nito. Sinamantali nito ang pangangisda niya kahit nadala nito ang dalawang anghel ng buhay niya. Napakasakit iyon para sa kanya. Magmula nito ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang umiyak, magpakalasing at magmukmok sa isang tabi. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga anak, subalit hindi niya ito matagpuan. Pati ang mga magulang ni Amelia ay pinuntahan niya na rin, ngunit wala na ang mga ito sa bahay. At sa halip, ay iba na ang mga nakatira. Sa loob-loob niya, ay baka lumipat na ang mga ito at kung saan man naroroon ang mga ito, batid nila kung saan ang kanyang mga anak. Kahit napakahirap para sa kanya na mawalay sa kanyang mga anak at pati na rin kay Amelia, pilit niyang nilabanan ang depresyong bumabalot sa kanyang pagkatao at sa halip ay nagpakalunod na lamang siya sa trabaho. At gamit ang mga naipon niya sa pangingisda, ay lumuwas siya ng bayan para doon makipagsapalaran. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon at nagbunga nga ang kanyang pagsusumika. Isang araw, habang inuutusan ni David ang kanyang mga tauhan na pakainin ng mga isda niya sa palaisdaan, ay may nakita siyang dalawang marungis na babae na naglalakad sa daan. Nag-alala na lamang siya nang mahimatay ang isa roon. Kaya naman kahit na hindi niya ito makakilala, kinarga niya ang dalaga at isinakay sa kotse para isugod ito sa ospital. Isinama niya na rin yung isang babae na sa tingin niya ay nakatatandang kapatid ng dalagitang nawala ng ulirat. Habang tinitignan nga niya ito, hindi niya maiwasang maalala ang isang taong napakalapit sa kanyang puso, para bang may nararamdaman siyang lukso ng dugo rito. Agad niya namang nadala sa pagamutan yung nahimatay, at ayon sa doktor, sanhi lamang raw iyon ang labis na pagkagutom. Kaya't agad nang nakalabas sa ospital, at pinakain niya ang dalawa sa napakalaki niyang bahay. Pinagsilbihan rin ng mga kasambahay niya ang dalawang dalaga na animo yung mga anak ito ni David. Inutusan pa nga niya ang isang katulong na bumili ng damit sa mall para makapagbihis na ang mga ito. At nang makaligo na yung dalawa at nakabihis na ng magandang mga damit,
Dito na nagkaroon ng oras si David na tanungin ng dalawang dalaga kung ano ang pangalan ng mga ito at kung sino-sino ang mga magulang nila. Hanggang sa nawindang siya sa natuklasan sa nakatatandang kapatid. Ang pangalan pala nito ay Catherine Fenyablor at ang bunso naman ay si Mika Fenyablor. Dagdag pa nito, ang kanilang mga magulang ay sina David at Amelia. Ngunit nagkahiwalay ang mga ito dahil nagtaksil ang kanilang ina at sumama sa isang sikat na artista. Ngunit sa bandang huli ay hindi naging maganda ang kapalaran nilang mag-ina sa lalaking pinakisamahan ng kanyang ina sapagkat adik pala ito at naimpluwensyahan pa si Amelia. Nalaos na ang artistang ito at dahil sa paggamit ito ng illegal na gamot ay nagkasakit ito ng malupa at nasa pangangalaga na ito ng pamilya nito. Nakomatos na kasi ito at tanging makina na lamang ang bumubuhay. Samantalang ang kanilang ina naman daw ay pumanaw na dahil na-overdose ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At ang kanilang lolo't lola naman ay namatay na rin daw dahil sa matinding sakit noong naghihirap na ang mga ito. Simula kasi nang wala ng suportang na ibibigay ang artista ay bumagsak na ang negosyo ng dalawang matanda. Si Mika at Catherine naman ay nahinto na sa pag-aaral at dahil sa kawalan ng matutuluyan, naging palaboy-laboy na lamang sila sa lansangan. Mga pagkain sa basura na lamang ang kanilang kinakain. Dahil sa natuklasan ni David sa panganay niyang anak, ay niyakap niya ang dalawang dalaga at dito niya ay pinagtapat na siya ang ama ng mga ito. Na siya si David Fenyablor, ang kanilang ama. Napaiyak na lamang ang magkapatid, lalo na itong si Catherine. Ang sabi pa nito, kaya pala kamukha niya ang kanyang ama. Yun pala ay siya na nga iyon at nagkaedad lamang ng kaunti. Noong nawalay raw silang tatlo sa kanyang buhay, nag-ipon siya ng pera sa pamamagitan ng pangingisda niya hanggang sa nakaluwas nga siya sa bayan. Nagtrabaho siya bilang waiter sa sikat na restaurant at dahil sa kanyang kasipagan ay napapansin siya ng kanyang manager at palaging pinupuri hanggang sa nakarating ang kasipagan niya sa mismong CEO. At dahil sa labis na tuwa ng may-ari sa kanya, ay pinag-aral siya nito ng 4 na taon sa koleyo hanggang sa nakapagtapos siya ng kursong Business Administration. At dahil natuwa muli ang amo sa kanya, sapagkat may narating ang pagpapaaral nito sa kanya, ay pinahawakan siya nito ng isa sa mga negosyo nito na restaurant. At kahit wala pa siyang karanasan sa pagbibusiness, ay tapatakpo niya naman ito ng mabuti. Noong pagsapit ng kanyang kaarawan, tuluyan ang inirigalo sa kanya ang negosyong hinahawakan niya. Inilipat na sa kanya ang pangalan ng titulo at ang negosyo niyang ito, na walang iba kung hindi ang ekta-ektaryang palaisdaan na napalawig niya rin sa paglipas ng ilang taon. Kahit ang dating mangingisda nakakarampot lamang ang kinikita noon, ngayon ay may sarili ng palaisdaan na milyon-milyon ang kinikita kada harvest ng mga isda. Sa kabila ng tagumpay, mas pinili na lamang ni David na maging mag-isa sa buhay dahil umaasa siya na muli niyang makikita ang kanyang mga anak. At ito na nga yun. Yakap-yakap niya na ang dalawang minamahal na anak habang nagsisiyakan sila dahil sa sobrang tuwa. Magmula nang muling magtagpo ang mag-ama, sa malaking bahay na nakatira sina Catherine at Mika, pinag-aral na ni David ang dalawa niyang mga anak at sa bandang huli, ay nakapagtapos rin ang mga ito ng pag-aaral at tinuruan niyang mamahala ng kanilang mga negosyo. Linggo-linggo naman nilang binibisita ang puntod ni Amelia. Sobrang nalulungkot si David dahil sa maagang pagpanaw ng dating niyang minamahal na asawa. Nanghihinayang siya dahil kung hindi lang ito nagpasilaw sa kinang ng pera mula sa ibang tao, ay makakasama pa sana nila ito sa kanilang tagumpay sa buhay. At hindi sana ito may impluwensya ng masamang gawain.